Hello guys, pinag-aralan natin nung nakaraang video ang mga basic differences ng commonly used transistors. Ngayon naman, itatackle natin ang thyristors. So kagaya ng transistor, may mga iba-ibang klase ng thyristor din. So kagaya ng SCR. Ayan. Ang sample natin ay 40 TPS 12A. Triac, sample natin ay BTA12. At ang Diac, sample natin dito ay DB4, 35 volts. So, ano ang thyristor? Parang transistor din siya na may gate. Kailangan mong i-trigger para mag-on siya. Ang difference lang niya sa transistor, pag tin-trigger mo ang gate ng thyristor, maglalatch na ito. So, kagaya siya ng BJT, current ang nagti-trigger sa kanya. Unlike MOSFET is voltage. So kahit na mababang-mababang current lang sa MOSFET, magti-trigger siya. So ito, kagaya ng BJT, kung mababang masyado yung current niya, hindi mo siya mapapatrigger. So, gaya nga nasabi ko, naglalatch siya. Once na na-trigger mo na siya, nakalatch na siya na parang relay. Parang naglalock na siya. So, para matanggal yung pagkakalatch niya, kailangan tanggalin mo yung voltage niya or reverse bias mo siya. Ang ilang uses ng thyristor, light dimmers, electric motor speed controller, ito napaka-importante. Maraming gumagamit nito. Power switching, ginagamit siya sa mga digital switching, microcontrollers. Solid state relay, same work siya ng relay, pero wala siyang mechanical parts. So, less arcing siya kasi ang mga microcontroller, pagka may arcing na, nagkakaproblema na yan. So, ginagamit ngayon ang mga thyristor sa mga solid state relays. AC phase control, ito yung pag minamanipulate nila yung AC wave. Kung gusto nilang bawasan, ayan, thyristor ang ginagamit. Itatackle natin sa ibang video about waveform. Ito, may tatlong sample ako dito. So, una ay SCR. Ang symbol nito, actually isang klase siya ng diode, pero may gate siya at iba yung construction niya sa loob. So, ang sample natin ngayon ay
40 TPS 12A. Ang isang sample natin ay Triac. Triode for alternating current. So ang symbol niya yan. Halos pareho lang sila ng SCR. Ang difference lang nila, ito, dalawang SCR siya na baligtaran. Ang SCR, anode, cathode, ito, anode pareho. Nasa loob na yung cathode niya. Anode 1, anode 2. Or, minsan tinatawag nilang MT1, MT2. Main terminal 1, main terminal 2. So, halos pareho lang ang purpose nito. Ang difference, ito ginagamit sa DC application kasi nga half wave lang siya. Ito full wave na, baligtaran siya. Papasok ang positive dito, papasok din ang negative. So kabilaan, pasok ang positive, pasok din ang negative. Hindi katulad nito, papasok dito ang positive, didiretso siya. Pag negative ang pumasok, mag-i-stop na dyan. Para lang siyang normal diode. So, ito pa yung isa, Diac. Ang symbol niya, parang katulad lang siya ng Triac na walang gate. Ang nagtitrigger dito ay voltage. Meron siyang specific breakover voltage depende sa specs niya. So mananatili siyang nakakonduct hanggat hindi bumababa ang voltahe depende sa specs niya. For example, this one, 35 volts ang specs nito. So below 35 volts, hindi siya magkoconduct. Pero above 35 volts, mag-i-start na siyang mag-conduct. Depende sa karakteristik niya, depende sa specs niya. Katulad ng Triac, parang dalawang diode lang siya na baligtaran. So means, pasukan mo siya ng positive, pasukan mo siya ng negative, gagana siya. At ito yung pinaka-complicated i-test. Kadalasan, nasisira ito sa pagtitest nila. Kasi napakababa ng current niya. Itong specific na sample natin ay meron lang 100 milliampere maximum current. Pag lumampas siya dito, nag-feed ka dyan ng more than 100 milliampere, sira na yan. So, ang sample pala natin Diac is DB4 plus 35. So, SCR, Triac, Diac, Thyristor. Okay. So, sa testing na tayo. Unahin na natin ang SCR at Triac dahil halos pareho lang naman sila ng application at pareho din ang way ng pagtitest nila. Para siyang MOSFET at BGA, halos parehas lang din. Pero take note ha, yung nakaraang video ko, yung MOSFET at saka IGBT, hindi yan parehong pyesa. Pareho silang under ng transistor, pero marami kasing nagkakamali na pareho lang daw sila. Hindi sila pareho. I-recap ko lang ng konti yung MOSFET at IGBT. Ang MOSFET, gate, source, at drain ang gamit. Gate, source, at drain ang mga pin output niya. Ang IGBT is gate,
At ang dalawang output niya, instead of drain and source, ay emitter at collector siya. Okay, balik tayo dito. So, sa testing tayo, so, as usual, idodraw ko muna yung diagram na kung paano natin itest. Okay, unahin natin ang SCR. So, as usual, kailangan natin ng supply voltage. So, ang gagamitin natin ngayon ay 12 volts DC. Pero, pwede rin naman ng mas mataas. After ng bulb, negative, papasok sa cathode. And then, ang anode, diretso sa positive. So, ang gate natin, maglalagay tayo ng push button na nakasiris sa resistor. Ang value ng resistor, depende yan sa specs ng SCR. So, pwede siyang 30 ohms to 100 ohms. Check nyo na lang yung datasheet niya. Depende yan sa triggering specs niya. Press button. So, idodraw ko na rin yung para sa triac dahil halos pareho lang siya para sabay na nating itest. Tapos, susunod natin yung diac kasi ang diac medyo complicated ang pagtitest sa kanya. Ayan. So, pareho lang sila ng SCR. Ang difference lang nila, yung terminal nila, ang triac, anode 1, anode 2 ang gamit, ang SCR, cathode at anode. So, itetest na natin sa SCR muna tayo. Supply. Set natin ng 12 volts. Kahit hindi eksaktong 12 volts, pero sa akin, sineset ko na ng sakto. Ayan, 12 volts. So, may supply tayong 12 volts. So, gagayahin natin ng diagram. Negative. Lagay tayong bulb. So, 12 volts bulb ito. Kinuha ko pa sa tail light ko para may sample. Okay. Tapos, negative, going to bulb, negative, going to bulb, pasok sa SCR, sa cathode side niya. And then, positive, pasok sa anode niya. Okay. Test natin ulit. So, magiging
negative niyan to at positive ito. Okay, 12 volts. So, gamit ang resistor. Kasi kung idadirect mo yan, kadalasan nasisira siya. Kaya meron siyang limiting current resistor. So, hindi na tayo gagamit ng push button. Iko-connect na lang natin ng diretso tapos tatanggalin. Supposed to be, iilaw si bumbilya. Okay, try natin. Ang resistor na gamit ko ay 38 ohms. So, 30 to 100. Pero depende pa rin sa specs ng SCR. So, connect ko siya. Ayun, milaw. Nag-trigger siya. Ang way lang, para mai-off mo yan, tanggalin mo yung supply. Okay, nag-off siya. Balik siya uli. Trigger siya using resistor. Okay. Milaw uli. Tanggalin. Naka-off na siya. Ayan. Trigger uli natin siya using resistor. Okay. Ayan. Ganyan lang siya kadaling i-test. Yung iba, nagkakamali. Akala nila, BJT to or MOSFET or IGBT. Kaya, nahihirapan silang mag-test. Kung ang testing way na gagawin mo, ay kagaya ng pag-test ng BJT, MOSFET, or IGBT, hindi mo malalaman kung sira siya or hindi. So, lipat tayo sa Triac. Ang difference ng Triac dito sa SCR, dahil parang one-way diode nga lang siya, so hindi siya pwedeng baligtarin. So, itry din natin. Okay, nag-trigger siya. Pero, pag pinaligtad mo yung polarity, yan. Kahit anong gawin mo dyan, hindi yan magti-trigger. Dahil one-way nga lang siya. Hindi katulad ng Triac. Okay, try natin yung Triac. So, ang diagram ng Triac, pareho lang siya, wala tayong babaguhin. So, ang galing sa bulb, punta sa anode 1. Okay. Ang positive, punta sa anode 2. Okay. Tri-trigger natin gamit ang resistor na 38. Okay. Ayun. So, same lang siya ng SCR. Okay. Okay. So, ang difference ng SCR sa Triac, ang Triac, dahil nga full wave na siya, kahit baligtaran pwede. Kahit ilagay mo pa tong negative sa A2, ilagay mo yung positive sa A1, magti-trigger pa rin yan. Hindi katulad ng SCR. Okay. Okay. Balintarin ko ulit. Okay. Para silang relay na naglalats. So, ganun lang kadali i-test ang SCR at saka Triac. Sunod naman natin ang Diac ngayon. Ito ang mahirap i-test. Medyo complicated yung i-test. So, set na natin. So, sa Diac tayo. Kailangan nating supply dito ay variable 30 to 40 volts. Depende sa specs ng Diac.
kailangan adjustable siya. Kasi lalaruin natin ang boltahe para malaman natin kung nagtitrigger siya. So, since napakababa ng current specs niya, kailangan natin ng mataas na limiting current resistor. Gagamitin natin ay 100K. At kailangan din natin ng ammeter para malaman natin kung nagtitrigger na siya. Ganyan lang ang diagram niya. So, ang gagamitin natin ay DB4 35 volts. So, itest na natin. So, kailangan natin ng 30 to 40 volts since 35 volts ang triggering voltage ng diac na to. So, meron na tayong 30, 35. So, iset muna natin ng 30 volts. So, lalagyan natin ng limiting current na 100K. Pakita ko ulit. Ayan. 35. Magsisiris tayo ng 100K na resistor. Okay, so series ng 100K kay Diac, and then series uli ng ammeter na 50 microamp. Set natin ng 50 microamp ang tester natin. Okay, 50 microamp. So, susundin natin yung range ng 50. So, at least mapatrigger natin ng 10 to 15 yan. Ibig sabihin, good yan. So, positive, negative. Series natin ang ammeter. So, nakakasunod pa ba kayo? So, ito siya. Positive na 30 volts. Pumasok sa resistor. Pumasok sa diac. Ngayon, after ng diac, yung ammeter. Pumasok sa ammeter. Yung kabilang, ito yung ammeter natin na nakaset ng 50 microamp. Yung isang probe niya nakalagay sa negative ng 30.8 volts. So ang gagawin natin, i-adjust natin ngayon ang voltage ng power supply natin, at kailangan pag umabot na tayo sa 35 volts, magde-deflect na yung ammeter natin. Pag hindi siya nag-deflect, means sira ang diac natin. So, start na natin. Increase yung voltage. Walang nagdi-deflect.
32. Wala pa rin. Observe nyo. 34. 35. Eksakto. So, baba natin. Okay. 35. 30. Walang nagde-deplect. Paglampas niya ng 35. Yun. So, sa 35.6, magti-trigger na siya. Baba natin. 34. Balik natin. 35. Deplect. Balik natin. Baba natin. 34. Taas natin. Deplect. Okay. So, ganun ang pagtitest ng Diac. Medyo complicated siya. Kailangan mo ng mga gamit. Kailangan mo ng ammeter. Kailangan mo ng voltmeter. Kailangan mo ng power supply na adjustable from 30 to 40 volts. Depende sa specs ng Diac. Minsan kasi mayroong 40 volts niyan. So, kailangan mo ng more than 40 volts adjustable power supply. Kaya, medyo complicated siyang itest. Mukhang diode siya. Pero hindi ito diode. Yung iba na pagkakamalian nilang sirang diode. Pero hindi yan, hindi mo yan matetest gamit ang ordinary tester. So, i-test natin sa diode test. Yan. Walang reading. Baliktarin mo. Wala rin reading. Some analog tayo. Lagay natin sa X100 na. Masyado na sensitive yan para sa diode. So, walang reading. Wala rin reading. So, baliktaran, walang reading yan. So, ganun ang pagtitest ng Diac, Triac, at SCR. Sa susunod, gagawa tayo ng simple circuit na magkasamang Triac at Diac. Gagawa tayo ng simple light dimmer. Okay po? So, like and subscribe na lang po. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, pakishare na rin po para maraming matuto. Dahil maraming nagkakamali na ordinary transistor lang to. At ito, ordinary diode lang. Thank you for watching po.